Bagamat ang ibang mga detalye ay binago para sa kapakanan ng pagsasadula, ang tunay na kasaysayan na ito ay masusing pinag-aralan at napatunayang totoo at naayon sa mga tunay na pangyayari. Ayon sa aming kaugalian, bilang lahi ng Fulani, ako bilang bunso, ang siyang una nagigising sa umaga para gawin ko ang lahat ng gawain. Sinisimulan ko ang apoy para sa mga baka, para itaboy ang langaw, at nagpapaalam na ako sa mga magulang ko. Susunod, gagatasan ko mga baka at pakakawalan ng mga guya para makalapit na sa kanilang ina. At pagkatapos isusuga ako sila. Ang sinumang batang Fulani na hindi nagsusuga ng kanilang mga baka ay tinuturing na walang silbi. Ito ang aking bokasyon. Mula ng aking pagkabata, mahal na mahal ko na ang aking ama. At kahit kailan, ayaw na ayaw kong masaktan ang kanyang damdamin. Gusto kong gawin ang mga ginagawa niya, kahit ang manalangin. Kapag nananalangin siya, kasabay din ako. Talagang gustong-gusto kong pasayahin ang tatay ko, at siyempre naman ang Diyos. Ang kagustuhang ito ay lalong tumindi sa aking pagtanda. Tatay, pinagpala ako dahil meron akong amang katulad mo. Dahil ibinibigay mo sa akin ang lahat ng mga hinihingi ko. Kaya lang, tatay, may hilingin sana ako sa inyo kung maaari lang. At ano naman ang hiling mo, anak? Nais ko po sana magkaroon ng tamang pag-aaral sa isang paaralang Arabic. At gusto ko rin pag-aralan ng Quran. Yan po ang kahilingan ko, itay. Sana hindi niyo ako biguin. May bumabagabag ba sa'yo? Wala po. Alam mo, natutuwa ako sa mga hinihiling mo. Pumunta ka doon sa Bochi at mag-aral ka sa paaralan ni Sheikh Ibrahim. Opo, tatay. Tulungan ka ni Allah. Magkaroon ka ng kapayapaan at gabayan kanya. Siya nawa. O sige, anak. Maghanda ka na. Salamat po. Magkita po tayo mamaya. Tatlong taon, nag-aral ako ng Quran sa Bauchi, sa tahanan ng Sheikh. Hindi lang ako nag-iisa ron, marami kami. Natutunan namin ang pundasyon at ang paggamit sa buhay ng reliyon ng Muslim. Mula doon nagtungo ako sa Gombe at 2 taon pang nag-aral ng tungkol sa Islam. At kung papaano bigyang kahulugan ng Quran. Namalagi ako ng 2 taon sa Maiduguri sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng Quran. Nang panahong dumating ako sa Zaria, nagbabasa at sumusulat na ako ng Arabic. 1 taon ang itinagal ko sa Zaria para madagdagan pa ang pag-aaral ko sa Quran. Nang panahong yun, 22 taon na ako. Nagsimula akong humanap ng paraan para makarating ako sa Saudi Arabia para madagdagan pa ang aking kaalaman. Ito na yung panahon na ipinatatawag na ako ng tatay ko at pinapauwi na ako. Iniisip niya na mas mabuting manatili muna ako sa amin habang nag-aanap siya ng paraan para makapag-aral ako sa Saudi Arabia. Sinabi niya sa akin na makakabuti para sa akin
na mag-asawa muna ako bago umalis patungo sa ibang bansa. Yun ang dahilan kung bakit ako umuwi at hindi na muling umalis. Isang taon na akong nasa amin. At habang naroon ako, bumalik ako sa pagpapastol. Ako ang naging espiritual na pinuno at guru sa amin. Isang araw, matapos ang pagpapastol at pananalangin sa gabi, nagapuna na kami. Sinabi ni tatay na nababahala siya dahil wala pa akong asawa. Pero para sa akin, ang pagpunta sa Saudi Arabia ang pinakamagandang plano. At tapusin ang pag-aaral ko ng Islam bago mag-asawa. Ano na mangyayari sa mga mapapangasawa mo? Ano na gagawin natin sa kanila? Tatay, alam mo namang ayoko pa mag-asawa. Ganun ba? Pero ang gusto ni Allah ay ang makapag-asawa ka. Yun nga pong gusto niya. Tinatanggihan mo ba ang kagustuhan ni Allah? Hindi po itay. Nais ko makilala pa si Allah. Hindi po ninanais ng puso ko. Hanga ako sa determinasyon mo. Hindi kita masisisi sa desisyon mong yan. Pero ang Saudi Arabia ay napakalayo. At ang nanay mo ay natatakot na baka hindi ka na bumalik dito sa atin. Pag-usapan na lang natin ito bukas ng umaga. Hindi na ako makatulog ulit. Pagkaraan ng panaginip na yon, nakaupo na lang ako sa kama hanggang umaga. Bala ko sanang sabihin kay tatay ang tungkol sa panaginip pero nagpasya ako na huwag na lang sabihin. Nang umagang yon, hindi ako umalis. Maghapon lang ako nasa bahay namin. Pagkatapos ng pananalangin namin sa gabi, naupo na kaming lahat para kumain ng hapunan. At nag-usap kami ng tatay ko na lagi namin ginagawa. At pagkatapos naman nun, nagsitulog na kaming lahat. Nagsisimula pa lang ako makatulog, dumating na sa akin yung panaginip. Thank you.
Anak, mahal na mahal kita. Nang dumating yung ikalawang panaginip, hindi ako natakot. Hindi ako pinagpawisan gaya ng unang panaginip. At sino naman yung lalaki sa panaginip? Bakit niya ako iniligtas at bakit marami siyang sinasabi mga bagay sa akin? Nagpasya na akong sabihin sa tatay kong tungkol sa panaginip. Bumangon na ako at ipinaliwanag ko sa tatay ko yung panaginip. Agad siyang nagpasya. Maghanda ka. Pupunta tayo sa doktor. May buto pa kayo ng cola? Meron pang isa. Eto. Ipakita mo sa akin. Kumuha ka ng isa. Baba, alam mo, nakukulam ang anak mo. Talaga? Papatayin nila siya sa loob ng 2 araw. Mabuti din nila mo siya dito. Ako ang bahala sa kanya. Nakikita mo to? Oh. Ikuskus mo to sa ulo niya. Bago siya matulog sa gabi. Sige. At ito naman, dudurugin nyo, tapos sisindihan nyo na parang insenso. Sa tulong ni Allah, mawawala na yung masamang panaginip niya. Hindi na babalik yung panaginip? Hindi na babalik yon. Hindi na. Sige. Tapos na. Tapos na? Oo. Maraming salamat. Sige na. Magpapaalam na kami. Sige. Salamat ulit. Salamat. Tatay. Bakit? Ano yan? Nananaginip na naman po ako. Ano nangyari sa panaginip? Papasok ako sa isang malaking butas at sinalubong ako ng masasamang espiritu. Ah, tatay. May pangil ang isa sa kanila at yung isa mahaba ang kuko. Sinabi nila sa akin na tumalon ako sa butas. Kung hindi, kakainin ako ng leon. Nang patalon na ako sa butas, may dumating na isang lalaki. Maputi ba ang lalaking iyon? Opo, tinulungan niya po ako gaya dun sa una kong panaginip. Ano ang ginawa niya? Tinanong niya ako kung uuwi na ako. Ang sabi ko, oo. Tinanong din niya ako kung kailangan ko ng tulong. Sabi ko, oo. Inunat niya ang kanyang binti sa ibabaw ng butas at nagsara yon. Umuwi na kami at sinabi niyang mahal na mahal niya ako at nawala na siya. At yung masasamang espiritu? Nawala silang lahat na makita siya. Matulog ka na. Wala na yung panaginip na yun. Tatay, natatakot ako. Bakit ka natatakot sa isang panaginip, anak? Hindi po ito basta panaginip lang. Gamitin mo lang yung gamot na binigay sa iyo nung albularyo. Kapag bumalik pa yung panaginip, pupunta tayo sa ibang albularyo sa Sokoto bukas ng umaga. O sige, matulog ka na. Nang sumunod na gabing yun, nanaginip na naman ako. Patuloy akong nanaginip, walang patid na 6 na gabing sunod-sunod. At yung lalaki na kasuot ng puti,
ay pinagtatanggol ako sa bawat pag-atake ng masasamang espiritu. At sa dulo ng bawat panaginip, kinakausap niya ako at sinasabi niya sa akin. Ang sinasabi niya, "Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal." Napag-isip-isip ko na ang taong nagpakita sa akin, sa aking mga panaginip, malamang yun ay isang propeta, yung tinatawag na mga Kristiyanong Hesukristo. Pagkatapos noon, nagkaroon pa ako ng isang panaginip, ang pampito at huling panaginip ko. Binabasa mo, anak. Hindi ko maintindihan ito. Gusto mo pang tulungan kita? Opo, gusto ko po yun. Sa Diyos. Nilalaman ito ang kanyang mga salita. Ang mga talatang ito ay mga salita ng Diyos. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at pag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababa ang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Narinig mo na ba ang tungkol sa daan, katotohanan, at ang buhay? Hindi pa po. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino ka? Kilala mo ako bilang ang propetang si Isa. Narito ako para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kung tatanggapin mo ako bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, magiging anak ka ng Diyos. May mga anak po ba ang Diyos? Ang mga anak ng Diyos ay pinanganak sa Espiritu at hindi sa laman. Naniniwala ka ba sa Diyos? Opo, naniniwala po ako. Kaya maniwala ka rin sa akin. Mayroong kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Nais mo ba akong tanggapin? Opo, tinatanggap ko po kayo. Halika, anak ko. Maaga akong gumising kinabukasan. Nagpasya akong punta ng isang Kristiyano sa kalapit bayan. Ang pangalan niya ay Jonathan. Gusto kong ibahagi sa kanya ang alalahanin ko dahil alam kong mabuti siyang tao at alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Nakinig si Jonathan sa lahat ng gusto kong sabihin. Pagkatapos, nagpunta siya sa Bauchi sa isang pastor doon. Pamilyar ang taong yun sa bayan ni Jonathan dahil nagpupunta siya doon para mag-aral. Gaya nga nasabi ko sa inyo, pastor, pupunta ko si Muhammad at magkita na lang tayo doon. Sige.
Nandito na kami. Oh, Jonathan. Pastor. Mabuti naman. Sino siya? Kasama ko si Muhammad. Halika, lumapit ka. Halika, lumapit ka. Kumusta po, Pastor? Muhammad. May gusto lang po akong malaman. Sinabi sa akin ni Jonathan ang tungkol sa mga panaginip mo. Gusto ko sanang marinig mula sa iyo ang tungkol sa mga panaginip na ito. Opo, sige po, Pastor. Talaga po namang nakakatakot yung mga panaginip ko. Lagi po ako hinahabol ng mga nakasuot na itim. Alam niyo po, hindi nila ako tinitigilan sa panaginip. At sa panaginip ko din, nagpapakita ang isang lalaki nakasuot na puti. Sinabi niya sa akin na siya si Isa, na siya ang daan, na walang ibang daan, kundi sa pamamagitan lamang niya. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko siyang tanggapin. Sinabi ko sa pastor ang lahat ng sinabi ko kay Jonathan, ang lahat ng nangyari sa panaginip ko. Agad niya sinabi sa akin na kailangan ko nang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Kaya ngayon, inuulit ko sa iyo ang paanyaya sa iyong panaginip na sumampalataya ka sa Kanya. Kung ganun, hayaan mong pangunahan kita sa panalangin para makita mo ang kapayapaan na hinahanap mo. Sabihin mo, ako si Muhammad. Ako si Muhammad. Ay tinatanggap si Jesus. Ay tinatanggap si Jesus. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Ipapakita niya sa akin ang daan ng buhay. Niya sa akin ang daan ng buhay. Amen. Inangunahan nila ako sa isang panalangin at humingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sa pagmulat ng aking mga mata, nadama ko ang kapayapaan na hindi ko pa nadama noon. At lahat ng takot at agam-agam ko'y nawala ng lahat. Ang naiwan na lang ay ang kapayapaan at kagalakan. Bigla na lang nadama ko ang Espiritu ng Diyos na nag-uudyok na umuwi na ako at sabihin sa aking pamilya ang tungkol sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa akin at kung ano ang ginawa niya sa buhay ko. Hindi ba ako nananaginip? Ang anak ko isa ng Kristiyano. Huh? Ang anak kong Muslim ay isa ng Sawail. Hey! Gisingin niyo nga ako. Hindi ako makakapayag nito. Allahu Akbar. Allah! Sami Allahu liman hamida. Rabbana! Allahu Akbar. Allah! Makalipas ang isang linggo, ipinatawag ako ni tatay para malaman ko anong nangyari sa akin. Dahil napansin niya na nagbabasa na ako ng Biblia at hindi na ako sumasama sa kanila sa moske. Kahit kailan, sa naalala ko, wala pa nangyaring ganito sa pamilya natin at hindi na mauulit ito. Dalawa lang ang pagpipilian mo, ang itakwil si Jesus o lumayas ka na. At huwag ka nang babalik dito, kahit kailan! Kayo po ang aking ama. Mahal na mahal ko po kayo at iginagalang. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa damdamin nyo. Pero magpapatuloy po ako sa kung ano talaga ang dapat nating gawin. Magpapatuloy ako sa pagiging Kristiyano. Hanggang si Jesus ay dumating, tatay. At sabihin kung saan ako pupunta. Nang makita ni tatay na determinado ako sa plano ko, hinikayat niya ang mga kamag-anak namin na ituring akong isang salot at lumipas ang ilang buwan. Lumabas ka dyan! Inumin mo ito. Tatay, bakit mo ako pinaiinom ng lason? Basta inumin mo yan. May hilingin lang sana akong pakiusap sa inyo. Ano yan? Payagan niyo akong manalangin.
Hindi. O sige, kung gusto mong manalangin, di manalangin ka. Basta inumin mo yan. O Panginoong Jesus, iinumin ko ang laso na ito dahil sa iyo. Nasa iyong mga kamay ang aking buhay. Sige, mahiga ka sa loob. Nag-usap-usap ang mga kamag-anak at ang tatay ko. Nagkasundo sila na kapag namatay ako, bantayan niyo siya. Itatapon nila ako sa ilog. Hinihintay nila ako mamatay pero pumasok lang ako at natulog. Walang nangyari sa akin. Pagkatapos nagising ako na nahihilo. Nagtatakbo ako sa labas at nagsusuka. Tapos bumalik na ako sa kwarto at natulog na mahimbing. Kinabukasan nagising ako na maaga at akong bumati sa tatay ko. Pero nagulat siya dahil buhay pa ako. Ipinahuli niya agad ang mga taong umimpluwensya sa akin na maging isang Kristiyano. At ang nangyari, hinatulan ako ng maestrado dahil ako'y isang Kristiyano na ako'y mamamatay sa pamamagitan ng pagbaril. Alam niyo na ang naging desisyon ko tungkol sa sarili kong anak. Pinayagan ko siyang manatili dito ngayong gabi. Nang dumating ang tatay nung gabing yun, pinupulong niya ang mga kamag-anak namin at nagbigay ng utos na dapat ay wala na ako sa umaga. At tiniyak din niya ang isang bagay. At siguraduhin niyo sa akin, tatapusin niyo siya. Narinig niyo ba ako? Tapusin niyo na siya. Masusunod po. Tumira ka na kahit saan mo gustong tumira. Pero para sa akin, huwag ka nang babalik dito. Kahit kailan. Lumayas ka na! Layas! Hubarin mo yung sapatos at pantalon mo! Umalis ka na! Bumagsak ako sa lupa at namimilipit sa sakit dahil sa lalim ng pagkakabaon ng pana na tumama sa akin. Sa sobrang tindi ng sakit, muntik na akong mawalan ng malay. Alam kong kailangan matanggal ko sa pagkakabaon yung pana sa akin tagiliran at kailangan kong bilisan. Alam kong may lason yung pana at kung hindi ko maaalis kagad yun, malamang namatay na ako noong mga sandaling yun dahil sa sobrang lalim ng pagkakabaon ng pana. Nang tanggalin ko yung pana, lumakas ang daloy ng dugo. Kailangan ko itong pigilan. Nagpadala ang Diyos ng tulong sa pamamagitan ng tao mula sa bayan nila Jonathan. Nangangaso siya malapit sa amin. Alam niya ang tungkol sa akin at ang hinaharap kong pag-uusig. Alam niya ang tungkol sa problema sa aking mga magulang at sa aking buong pamilya. Binuhat niya ako sa likod niya hanggang sa makarating kami sa kalsada. Kaya ibinaba niya ako sa tabi ng kalsada para makapagpahinga.
Hindi pa kami nagtatagal doon, may biglang dumating na sasakyan. Nasa rin nagdala sa amin sa isang mamahaling ospital na kung tawagin ay Rimi Clinic, kung saan ako inooperahan at tagpagaling. Ang mga Kristiyano sa bayan nila Jonathan ang nagtulong-tulong sa pagbabayad ng gastusin ko sa ospital. Nagtagal din ako doon ng isang buwan. Pagkatapos noon, nanirahan ako sa isang bayan nila Jonathan ng isa't kalahating taon. Nang malaman ito ng tatay ko, kaagad niyang ipinagbigay alam ito sa korte ng Sharia, isang hukuman ng Muslim. 6 na buwan ang inilagi ko sa piitan. At pagkatapos ay ipinauwi nila ako na may mga bantay na pulis. Na makauwi na ako, pinulong ng tatay ko ang lahat at pinakiusapan sila na maging mabait sa akin dahil baka sakaling makalimutan ko na isa akong Kristiyano. Hindi lang yun. Kung iiwan ko ang pagiging Kristiyano, ibabalik niya ang mga bato ko at babayaran ng halaga ng 3 asawa. Nangako din siyang kalimutan na ang nakaraan. 7 buwan ako nag-alaga ng mga baka. Akala ng mga kamag-anak ko, balik na sa dati ang lahat. Pero alam kong unti-unting namamatay ang pananampalataya ko. Nakita ko na inilalayo ako ng tatay ko at ng mga kamag-anak ko sa Diyos. Pero sa pagkakataong yun, kailangan kong manindigan. Tuloy ka. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ayos ka lang. Opo ka. Gusto sana kitang kausapin tungkol sa mapapangasawa mo. Natapos ko na ang lahat ng paghahanda. Tatay, gusto kitang pasalamatan sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pero meron po akong pangangailangan na higit pa sa pag-aasawa. Anong pangangailangan yun? Sabihin mo sa akin. Tatay, ang pangangailangan na ito, tanging si Jesus lang ang makakapawi. Sabihin mo nga kung anong bagay ang naibibigay ni Jesus na hindi ko kayang ibigay. Tatay, kaya mo bang magbigay ng buhay na walang hanggan? Hindi. Hindi ko kaya. Tatay, kung hindi mo ako mabibigyan ng buhay na walang hanggan, lalong hindi ko matatalikuran si Jesus. Umalis ako sa amin at nanirahan sa Diyos. Nagtagal ako doon ng 2 taon. Hindi ko pinapaalam sa kanila ang kalagayan ko. Bigla ako nakatanggap ng mensahe mula sa amin. Nasa ospital daw ang tatay ko at gusto kong makita. Tatay. Anak. Ipinatatawag niya daw po ako. Patawarin mo ako, anak.
Pinatawad ko na po kayo, tatay. Nagkasala ako sa'yo. Pero hindi ka man lamang umimik. Tatay, matagal ko na po kayong pinatawad sa ginawa ninyo. Pero hindi ko man lang nakuhang humingi ng tawad sa'yo, anak. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na magpatawad tayo. Anak ko, kumapit ka sa Diyos mo ng buong lakas. Maaari mo rin siya maging Diyos, tatay. Maging Diyos ko, hindi kita maunawaan. Anong hindi mo nauunawaan, tatay? Sinong Diyos ang tatanggap sa akin? Sa dami ng aking kasalanan. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Isa lang ang hinihingi niya sa inyo. Magkano ang halaga nun? Hindi, tatay. Ito ay kaloob. At anong uri ng kaloob ito? Ito'y kaloob sa pamamagitan ni Hesukristo. Tanggapin mo siya at siya'y magiging tagapagligtas mo. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Tatanggapin mo ba siya sa buhay mo, tatay? Nais kong tumanggap ng ganyang kaloob. Tatay, manalangin po tayong dalawa. Sige. Sumunod po kayo sa akin. Sige. O Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Ikaw na ang maging Panginoon ko at tagapagligtas. Ikaw na ang maging Panginoon ko at tagapagligtas. Amen. Amen. Ngayon, ipanalangin natin ang kagalingan niyo. Huwag mo nang ipanalangin ang kagalingan ko, anak. Bakit hindi, tatay? Siya ang Diyos na nagpapagaling sa ating lahat. Ayaw ko nang gumaling, anak. Ngayon, nakahanda na ako na makipagkita sa Panginoong Jesus. Tatlong oras matapos kami manalangin, namatay ang tatay ko. Punong-puno siya ng kapayapaan at kagalakan. Alam ng tatay ko kung saan siya pupunta. Alam niya na makakasama na niya si Jesus. Ang aming pagpapatawad sa isa't isa ang nakapagpalaya sa amin sa sakit ng mga nakalipas na panahon. Hinugasan lahat ito ng Diyos. At paano ka naman, kaibigan? Nakahanda ka na ba na mapatawad ang iyong mga kasalanan? Makinig ka sa akin. Ang Diyos ay Diyos ng kaliwanagan at pag-asa. Siya ay tapat. Ang Diyos ng katotohanan at katwiran. Siya ang daan at katotohanan. At sa pamamagitan lang niya, tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay magsisi at tanggapin siya na siya ang ating maging Panginoon at tagapagligtas. Handa ka na ba, kaibigan, na magsisi at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Nakahanda na siya at naghihintay sa inyo. Tumawag tayo sa Kanya at katatagpuin niya ang pangangailangan ninyo.
gagawin niyang matagumpay ang buhay ninyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Natural lang sa mga magulang na ingatan at pangalagaan ang kanilang mga anak. Kabilang din dito ang tatay ni Muhammad. Pero nang si Muhammad ay nag-iba ng pananampalataya, para sa kanyang ama, si Muhammad ay dapat mamatay. Inalok siya ng pagkakataong magbago. Pero hindi niya ito tinanggap. Dahil nga sa kabutihan niya, hindi niya magawa. At alam niya na ang naranasan niya ay higit pa sa isang panaginip. Ibang uri ng larawan kung iahambing natin ang relasyon sa pagitan ni Muhammad at ng tatay niya at ni Jesus at ng Diyos. Iniutos ng tatay ni Muhammad na mamatay siya dahil sa akala nilang kasalanan niya. Ang Diyos Ama ay nagutos na si Jesus na kanyang anak ay mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Marahil ay nagtatanong kayo, nagkaroon ba ng pagkakataong hindi nalugod ang Diyos Ama kay Jesus? Aba hindi. At sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 3, ang sabi ng Diyos kay Jesus, ang sabi ng Diyos, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Sa buong ministeryo niya dito sa mundo, si Jesus ay hindi gumawa ng hindi ikalulugod ng Ama. Kailan ang Ama? Ang tinutukoy ko ngayon ay ang Diyos. Bakit niya tinawag ang kanyang anak? Para lamang mamatay tulad ng isang kriminal doon sa krus ng Kalbaryo na hinamak at puno ng kahihiyan. Bakit ang isang ganap na ama ay pumayag na mamatay ang isang ganap na anak? Isang anak na kinalulugdan niya sa lahat ng bagay. Ang dahilan ay matatagpuan sa misyon ng Mesiyas. Alam niyo, si Jesus ay hindi nagpunta dito sa mundo nang dahil sa kalooban niya, kundi sa kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ay ang mamatay ang kanyang anak para sa sanlibutan. Ang Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 3, Talatang 16, ang sabi ng salita ng Diyos sa atin, "Ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sa ika-apat na kabanata ng Unang Juan, Talatang 10, ito po ang sinasabi, "Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan. Gumawa ng daan ng Diyos para makarating tayo sa langit, kaibigan. Hindi ito sa ating mabubuting gawa, sa pagiging isang bayani, hindi rin naman kailangan sa pamamagitan ng isang panaginip o pangitain gaya ng nakita natin. Ang Diyos ay gagamit ng paraan niya para marinig natin ang mensahe ng kaligtasan. At isang tiyak na daan papuntang langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya kay Jesus, gaya ng sinabi niya tungkol sa kanyang sarili, 'Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.'" Ninanais mo bang malugod ang Diyos sa iyo? Gusto mo bang makatiyak ng pagpunta sa langit? Kung ito ang inyong ninanais, dapat mong malaman na ito rin ang nais ng Diyos para sa iyo. Samahan niyo ako sa isang panalangin para matanggap ang kapatawaran sa ating mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. O banal na Diyos, isa akong makasalanan. Hindi ko maililigtas ang aking sarili. Hinihingi ko sa Panginoong Jesus, manahan ka sa puso ko at patawarin ang aking mga kasalanan. Amen. Kung inusal ninyo ang panalangin ito sa inyong puso, pinatawad na ng Diyos ang inyong mga kasalanan. Kaya ngayon, kayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Thank you.